Santelmo. Yan ang tawag sa bola ng apoy na kung minsan daw, bigla na lang nagpapakita. Naglalagablab ngayon ang usap-usapan sa looban dos, barangay poblasyon, Tigaon, Camarines Sur. Ang mga kagamitan kasi ng mga residente rito, sunod-sunod na misteryosong nagliliyab. Bakit kakong may sunog yan? Hindi naman kakong ganito dito. Natakot ho kang malalapit ang bahay namin dito. Baka kakong abutin yung puno ng kuryente. Nagsimula raw lahat Martes ng alas 2 ng hapon sa tindahan ni Buboy nung ang kanilang trapal bigla na lang nasunog. Eh maraming bumibili. Nagkataon naman na nagsigawan yung mga bata. Akala ko kung naglalaro lang sila. Yung pala, nasusunog na yung tagiliran ng buhay ko. Nang tingnan ko sa labas, nakita ko nga umaapoy na parang kalan pa lang lumiliyab. Dito po, konti lang umapoy dahil wala naman ito eh. Kita lang namin lumiyab, kaya lumapit kami, pinatay namin yung ano, apoy. Pero sino o ano ang may kagagawa nito? Hindi ako masyado nakatulog noon eh, dahil baka ako maulit na naman maya-maya. Nung sumunod na araw, laking gulat nila nung ang kalapitbahay naman ni Buboy na si Vicenta ang nasunugan ng shorts. Natutulog ako, sabi sa akin, Mama, uulan na. Sabi ko, sige, pasok nyo na. Pagkuha, Ma, nasunog rin sa atin, Ma, yung shirt ni ate. Dito po nagsimula pataas yung sunog. Tapos nakahangi dyan po sa may yero. Pusa na lang pong nawala. Kinagabihan, ang kurtina naman sa piso net ni Shirley ang biglang nag-apoy. Kausap ko yung anak ko, nag-video call kami. Tapos bigla na lang nang sumigaw ng may sunog, may sunog. Nakita ko ngayon nasusunog na yung kurtina namin. Pag ganun-ganun lang siya, pakurap-kurap. Ang balita tungkol sa sunod-sunod na pagliyab ng mga gamit, kumalat na parang apoy sa buong barangay. Pero ang kapitbahay nilang pulis na si Noel, hindi naniniwala. Hanggang bigla na ring nagliyab ang kanyang kurtina. May naamoy ako na kakaiba. Pinuntaan ko kung saan ang gagaling yung amoy. Hanggang makita ko yung kurtina pala, unti-unting nasusunog. Hinahanap ko kung may tao, wala naman tao talaga. Dahil walang makapagpaliwanag kung bakit bigla na lang nagkakasunog sa iba't ibang parte ng kanilang barangay, dito na naghinala si Vicenta na baka kagagawa nito ng isang nagliliyab na bolang apoy na kung tawagin Santelmo. Yung Santelmo daw parang tao rin yung namatay na kagaya nung may lupa, tapos sarili niya yun. Pag may umaangkin, yun daw nagpapanaw na daw yung Santelmo. Dati yun, narinig ko lang yun dati sa asawa ko na meron talaga daw dito nagasantin mo. Tuwing mag-aalas at saka yung umaambon-ambon, meron daw talagang nakikita doon. May narinig kami dyan minsan na parang kanina na hinihila. Yung nanay ko din parang nakakita dyan na santil mo. Santelmo kasi ay santo ng mga mandaragat. Sinasabi maganda itong pangitain, may mabuting mangyayari. Pero nung pumasok sa kulturang Pilipino, nakikita siya sa mga lugar kung saan daw may taong naaksidente, na nakikita sa anyo ng bola ng apoy. Wala nang relasyon do sa santo, kundi isa na siyang nilalang. Pero kung ang albularyo sa bayan ang tatanungin, ang Santelmo, paghihiganti raw ng isang nagambalang nilalang? Pwede mangyaring galit sila. Yun mga dinakita taong lupa. Kaya nagkasunog sila. Bago raw kasi mangyari ang misteryosong pagliyab ng mga gamit sa barangay, may mga nakabulabog daw sa isang kuweba. Para daw po, naistorbo daw yung pong Santelmo. Ang mga batang nakaistorbo raw sa kuweba, sina Melody at Marian, nagkayayaan daw kasi ang barkada nilang maligo sa pool. Pagkatapos, pumasok daw sila sa isang kuweba na nasa likod ng pool kung saan sila nag-vlog. Pero pagpasok sa kuweba, may kakaiba na raw silang naramdaman. Pabalik naman po kami sa kuweba. Pagkatapos namin doon, parang namamasid ko na. May kakaiba, pero hindi ko na po yung sasabihin kasi magagalit sila. Pagka-uwi, doon na nagsimula ang sunod-sunod na pagliyab ng mga gamit sa kanilang barangay. Nakakatakot talaga po yun. Hindi namin naasahan na ganun po yun. Masusunog po yun. Dahil dito, sinabihan ng albularyo sina Marian at Melody na burahin ang mga nakuna nilang video sa loob ng kuweba. Minsan naiinis ako, minsan parang gusto ko nang mang-away kasi alam namin na pumunta kami doon pero hindi naman sa ganun na kami nang pagsisihin kasi wala naman silang nakita na kami yung gumawa. Magbigay na lang po ng ebidensya. And
iharap kung bakit kami sinisisi nila. Sinubukan ng aming team na puntahan ang naturang kuweba. Pero sa kalagitnaan ng aming shoot, nakatanggap ang aming team ng text. Nagkakagulo na naman daw sa barangay. Kung may tawo ko ta, mahihiling ni Ar. Dito doon nakasabi. Dito po, mama. Mainit na balita ngayon sa Looban 2, Tigaon, Camarines Sur, ang sunod-sunod na pagliyab ng kanilang mga kagamitan. Ang itinuturong dahilan ng busang pagliliyab, isang bolang apoy na kung tawagin Santelmo. Ayon sa mga eksperto, ang Santelmo o sa Ingles, St. Elmo's Fire, isang uri ng weather phenomena. Pag mayroon po tayong thunderstorm, nagkakaroon tayo ng mga electric charge, yung ground below ng thunderstorm, nagiging electrically charged siya. Then yung hangin between ng thunderstorm clouds at nung ground, nagkakaroon ng malakas na boltahe. So yung malakas na boltahe or yung tinatawag natin na electrical pressure, siya naman ang nagiging dahilan kung bakit naghihiwa-hiwalay po yung mga air molecules. Naglalabas yun ng liwanag. Yun na yung nakikita natin na St. Elmo's Fire. Matatanda ang noong 2012, itinampok na rin namin ang isa raw aktwal na Santelmo na nakuna ng CCTV. Base sa mga study, yung St. Elmo's Fire, fire siya, pero hindi po siya nakokos ng sunog o hindi nga rin siya nakakakuryente. Kasi para lang siyang isang plasma, ionized gas siya, kaya siya lumiliwanag. Pinuntahan ng aming team ang kuweba kung saan pumunta sina Melody at Marian. Ano kaya ang makikita sa loob? Nung Japanese time, ginawa na to. Tapos nung banda doon sa dolo, binutas na lang namin. Since 2016 pa ito, wala man kaming nabalitaan ganun. Maski isang insidente, ngayon lang. Pinabulaanan ng may-ari ng kuweba ang usap-usapan na dito nagmumula ang kakatuwang nangyayari sa kanilang bayan. Ang tagal ng maraming pumupuntang tao, ngayon lang nagkaroon ng ganyang kwento. Nagdududa nga ako kung gawa-gawa lang para lang mapansin. Maya-maya lang, biglang may nag-text sa aming team. May nasunog na naman ngayon lang sa kapitbahay. Pagdating sa barangay, ang mga tao nagkakagulo na. Meron daw kasi uling nasunugan. Asan yung nasunog, kuya? Sino mahiling daw? Kung may tawo ko ta, mahiling ni Ar. Dito doon nakasabi. Saan pa yung basahan. Dito na abutan ng aming team ang basahang sunog na. Ayon sa mga nakasaksi, bigla na lang daw itong nagliyab. Pero hindi naman nila nakita kung saan nang galing ang apoy. May nakita ba kayong kahit ano? Wala. Wala nga, yung pinagtataka bakit. Bigla na nagkakasimus. Tsaka bago lang po, ma'am. Magawa kami ng lupia. Tapos may bigla na lang nagsabi may sunog. Ano po itong video na to? Yung damit po, basa yun konti kasi umihi kasi yung pamangkin ko, sinampay ko dyan. Kaya medyo po basa yun. Tapos lumiliyab na po kung ano. Kasi inimbado. Aso pang punas ni ate ni... Magandang umaga po. Dahil dito, nag-imbita ang aming team ng kawani ng Bureau of Fire Protection para mag-inspeksyon sa barangay. Hindi lang kayo may nangyaring ganito. May mga ibang bahay na ganito din pangyayari. So wala kayong na napansin na kakaiba ang tao, kakaiba yung kilos niya. Wala naman. Base doon sa initial investigation kanina, tinignan ko yung fire pattern ng mga nasunog. Karamihan naman, ma'am, galing sa labas. Malaking ano na yon para sabihin natin may taong nasa likod nito. Maari talaga po, intentional. Meron talagang tao na sadyang sumunog ng mga bagay na yun. Kung sakali po na mahuli po siya, pag napatunayan talagang arson, pwede siyang i-inquest. Ikukulong po siya agad. Para mapanatag na rin ang mga residente, ipinanalangin ng isang pastor ang kanilang barangay. Lahat ng bagay ay gawin natin sa pangalan ng ating pinakamalapis Kristo. Ang anumang pangyayari kung saan may pwedeng mapahama. Kasi inimbado, aso pang punas ni ate ni... Nababahiran man ng mga kwentong bayan o hindi, seryosong usapin pa rin, lalo pat ang nakasalalay rito, kaligtasan ng mga mamamayan. Self-care, bigyang prioridad ang ating sarili. Hindi lang yon para sa atin, kundi higit lalo na para sa ating kapwa at sa mga nagmamahal sa atin. Meron ho ba kayong mga kwentong kakaiba, nakatutuwa, nakamamangha? I-KMJS na yan. Ipadala lamang po ang inyong story suggestions, kalakip ang mga video at litrato sa aming Facebook fan page. Hanggang sa susunod na linggo po para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan.
Ako po ang inyong kapuso, Kapuso Mo, Jessica Soho. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.